Hi! Kamusta? I hope you're doing just fine. Balik na naman tayo sa strict lockdown and sana okay lang kayo. For today's video, I just want to talk about the recent incident that happened dito sa city namin, dito sa Las Piñas. Kasi if you're watching the news recently, makikita nyo sa balita na sobrang haba ng mga pila sa vaccination sites namin. And actually, I never expected that to happen dito sa city na to kasi sobrang liit lang nitong city na to kasi yung population size namin is just 500,000 around that number. And if i-compare ko siya sa other cities, sa Caloocan, kalahati lang kami ng population size ng Caloocan. And maliit na maliit lang kami compared to Quezon City and Manila. And dahil nga dun sa mga nangyari, a lot of my friends expressed their disappointment sa nangyari na yon. And even yung second dose appointment ng dad ko got postponed dahil dun sa mga nangyari. If you look at our vaccination sites here, I think yung pinakamalala is at SM South Mall and Las Piñas Doctors Hospital. And I think as early as 3 a.m. may pumipila na sa line doon para sa queue. And yung start ng vaccination dito is at 8 a.m. eh, diba? So they're falling line 5 hours ahead, diba? And if ako tatanungin mo if that is what I need to go through para lang makakuha ng vaccine, parang magdadalong isip talaga ang kumuha ng vaccine eh. Now, I'm not discouraging people na kumuha ng vaccine. What I'm implying is that the government should have a better vaccine rollout para hindi ganun kagulo yung mga nangyayari. Now, what the local news media is telling is there's a lot of fake news and misinformation spreading around. Huwag kayong maniniwala sa fake news! And ito yung sinasabi ng local media, sabi nila kaya daw dumagsak ng ganyan kadaming tao dahil sa information na to. So sabi ng mga fake news is that pag wala ka daw bakuna, wala kang makukuha ng ayuda, and pag wala kang bakuna, hindi ka makakalabas ng bahay. And sa akin na, I think in this day and age, diba, parang dapat medyo marunong na tayong mag-filter kung ano yung totoo at hindi totoo, diba? Kasi hindi mo na mapipigilan yung fake news sa internet eh. Alam mo, parang naka-decentralize na yung information dahil nga sa internet. So I think, I encourage people na before you believe sa mga makukuha niyong information on the internet, i-double check niyo muna. And even to the things that what I'm saying, diba, i-fact check niyo muna. So I encourage people na huwag maniwala agad sa makikita niyo sa internet and i-fact check niyo. Ay, let's move on dito sa topic ng fake news. Let me go on a tangent. Let's talk about yung vaccination program and let me point out yung mga mistakes na nakita ko dito sa vaccination program namin dito. And for the number one, siguro for the number one in the list, I think yung pinakaunang mali na nakita ko is yung databasing and registration namin dito. Kasi up until now, we have two ways to register online. And yung una doon is through Google Forms under sa DOH website. May link doon ng Google Forms. And doon ako una nag-register way back in April ata or May. And then number two is yung Easy Consult app namin dito. So sa Easy Consult naman, doon ka mag-register din ako doon. Kasi just to be sure lang, kasi parang hindi ko alam kung minimix ba yung database nito. Kasi diba, parang yun nga, yun, just to be sure. So nag-register din ako doon. And I think doon pa lang makita mo may confusion na kasi saan ka ba talaga mag-register? Alin ba yung meron ba mas priority dito, diba? So I think that's the very first problem na nakita ko. Alright, quick update, editing Jack here. They have already fixed that issue kasi ngayon. Pag mag-register ka na under dun sa DOH na website, mare-redirect ka na to Easy Consult. So parang naging isa na lang yung magiging registration and database namin na gamit, and that's Easy Consult. So I think that's okay na for now. Pero before, yun nga, nagkaroon ng issue para sa akin kasi we have two ways to register online. Pero ngayon, again, it's already fixed. And then, number two na problem na nakita ko. For this one naman, this is on a national level. Kasi nung una, nung nag-register ako, I was part of a B3 ata. B3 priority group, other essential workers. And then, somewhere in April, binago nila yung category ng A4. Diba? Ginawa nilang economic frontliner. So, basically, everyone that needs to go out to work will be under A4 category group. So, I have to register again. And I think dahil doon, diba, parang merong iba na nakakuha ng information na mas late. So, medyo late siya nakapag-register. And then, last things na gusto ko lang i-point out, siguro na problem din is yung lack of available vaccine supply. Kasi meron ako mga neighbors dito na dapat makakakuha na sila ng second dose nila, and then yung schedule nila, yung appointment nila got postponed. So ayun, and then
Another problem na nakita ko din is yung sa walk-in. And ay, ang gulo kasi pag lahat pwedeng bumili, diba? So I think dapat ang ginagawa na lang nila dun is meron silang quick substitute list para sa mga hindi makakapunta sa appointment nila. Kasi totoo naman eh, lagi namang, hindi naman 100% makakapunta lahat na naka-schedule on that day, diba? So I think dapat meron lang silang quick substitute list para ma-fill dun sa mga slots na hindi talaga makakapunta on that day. In light of the recent catastrophe na nangyari dito sa pagpa-vaccine ng mga tao, let me just share my experience kasi I think dapat tingnan din natin yung opposite spectrum nung catastrophe na nangyari. So let me share my experience sa pagpa-vaccine ko. So for my first dose, nakuha ko to ng June, my second dose is in July. So for my first dose, siguro around 7:30 pumila na ako, 7:30 a.m. And then by 9 a.m. Halos tapos na ako. Then for my second dose, I think pumila ako ng 7 a.m. and natapos na ako ng 9 a.m. So that's just 1.5 hours for my first dose, then 2 hours for my second dose, diba? So kung titingnan mo, hindi siya ganun ka-hirap or hindi ganun ka-grabe yung mga na-experience ko. So parang medyo mas chill lang ha, sa akin parang chill lang. So diba parang I think dapat din na makuha natin yung other perspective para hindi lang yung puro negative yung nakikita natin. And just not to be, diba, biased na ay palpak lagi yung local government, diba? So let me just share din yung experience ng mga friends ko. So tatawagan ko sila to share yung experience nila. Kamusta yung ano mo, yung vaccination mo? Yung first dose pati second dose? First dose? Gano'ng katagal inabot mo sa pagpila hanggang sa maabutan mo yung makuha mo yung vaccine? Ang unang pila namin, unang try namin, naabutan kaming cut-off. So binigyan kami ng staff, pinabalik kami kinabukasan. Okay. So kinabukasan, Saturday yun, pumila rin kami. Then, yun, tapos nag-ask lang kami ng doon sa guard na saan yung mga pila nang hindi natapos kahapon. So na-priority kami, nauna kami pumasok. Wala naman masyadong side effect. Bumigat lang yung braso, tapos sobrang antok. Ganun lang. Ganun din sa second dose, pero mas maganda yung sa second dose kasi isang araw lang. Gano'ng katagal yun? Yung pinila mo sa second dose mo? Pinila ng... Ay hindi, alas walang pila sa second dose. Talaga? Ayos pero, pala eh. Siguro 9:30 kami pumunta doon, nakabalik kami ng 11. Hoy, Kabe. Tatanong ko lang yung experience mo, kamusta yung pagpapabaksin mo noon? Inabot ka ba ng ano, 3 oras? Ano, inabot lang ng ano? Sa dati, wala pa masyadong ano noon. Kumbaga nag-walk-in lang ako mga 2 hours, yung first dose ha. Yung second dose? 3 hours. Second dose, may matagal na. Nag 3 hours na. Pero okay lang, di naman siya sobrang stressful, no? Yung ano lang, pagkapila dun sa labas, mainip. Nung second dose. Pero pag ando naman, pag napila ka naman dun sa, kasi sa datent, ganun eh, may aircon naman sa loob. So pag ando ka na sa loob, kahit pila-pila na. I see. Parang mabilis na lang. So in this video about vaccination, hindi naman natin pwedeng isisi sa gobyerno lahat, even though they have a lot of mistakes. Dapat siguro tanungin mo din yung sarili mo eh, kasi for me, diba, ask yourself, baka naman kaya ka nahihirapang makakuha ng vaccine yun kasi sobrang hesitant ka before. So dahil nagpalit ka, may hirapan ka talagang kumuha ngayon kasi lahat nagsasabay ng kumuha eh. Or kaya naman, baka naman, choosy ka sa brand ng vaccine mo, which is fine, it's your right, pero baka pwede mo ding itingnan yung i-compare mo yung benefits versus sa consequences nung sa mga brand ng vaccines, diba? Or kaya naman, baka naman anti-vaxxer ka. So sa totoo lang, way back in June, nung tinitingnan ko yung mga vaccination sites namin dito, around 1 p.m. pa lang, tapos na silang mag-vaccine. And siguro ang sa akin dun ha, ang laking factor yung vaccine hesitancy before, kaya ngayon parang lahat nahihirapan kumuha kasi ngayon lahat gusto nang kumuha. Again, it takes two to tango and I think both the government and the public citizen should do their job for this to work out.
And I hope dun sa mga papavaccine nyo yung ano, ngayong lockdown, I hope hindi kayo masyadong masel, hindi kayo masyadong mahirapan. And I hope we make the most out of it kasi totoo lang. Going into a lockdown is really hard for a lot of people. Madaming nawawala ng trabaho and madaming businesses yung nagko-close. So I hope we all make this lockdown count.